redeem that they shall shame. O Lord, I will praise thee. Though thou wast slain with me, thy anger is turned away, and thou comfortest me. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song, and he also is become my salvation. Therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation. And in that day shall ye say, praise the Lord, call upon his name, declare his doings among the people, make mention that his name is exalted. Sabay, cry out and shout, thou inhabitant of Zion, for great is the Holy One of Israel in the midst of thee. Dito ko lang, kayo nga ulit, paulit yung verse 2, ready, go. Behold, God is my salvation, I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength and my song, he also is my salvation. Let's pray. Panginoon, maraming salamat sa inyong masalita. We pray na kapagpalain niyo po ang pag-aaral ngayon. Bigyan niyo po ang katalinuhan at handang kaisipan at puso. Makinig at tanggapin pa kayo ng mensahe na pinapagawa sa amin. I pray kayo po nga muna sa inyong lingkod, Panginoon, sa bawat isa. Maraming salamat po, Lord. Kahit po gabi na at galing sa trabaho, pag-aaral, Panginoon, dito kami. Gahan ng Panginoon, yung katuwiran. So again, kayo po pala sa mga tao, Panginoon, magmahal sa inyong salita. Alam po, Lord, kayo manulati. In Jesus' name we pray. Amen. Ako po na po. Good evening po sa lahat. Amen. Title po natin ngayong gabi, The Lord is my strength, my song, and my salvation. No? SSS yan. Sinong may si SSS? Pwede na yung outline na. Strength, song, and salvation. So, dito ko yung mga dati natin sa Isaiah, Reason with God, the story of Judges, where is a man counted off? Jerusalem is ruined for them that are except escaped of Israel. Then burning anger over his favored that's gone wild. Lo, this hath touched thy lips, and then the Lord himself shall give you a sign, believe it. Then 8, among my disciples. 9a, light and peace when Jesus rules. 9b, but God's hand is threshold still. 10, is punish the wicked and proud rulers. Kung napansin nyo, napakapatindi ng patindi. Pero last week, hindi na masyado, no? Nag-focus tayo sa millennium reign na, no? Kung alamin, drenowing natin dito. And then, kay Jesus, tsaka yung kaya ang subtitle natin last week, full of knowledge, full knowledge of the Lord. Okay, maganda yung buo talaga, hindi yung mga kulto parang may alam lang silang konti sa Christianity, okay na yan. Kaya wala rin kapayapaan eh, may magulo. Kaya ang talagang mga tamang lingkod ng Diyos, parang dito, disciple, di ba sa chapter 8, tunay na design ko, ito mo ka daw, pinapray natin yung mga ampers. Sana tuloy-tuloy, amen? Amen. Alam niyo yung iba kaya na ano rin, kasi talaga na kapag maraming friends sa labas, di ba? Sila pa yung natatanggal sa kalooban ng Diyos, ba't ganun? Mali naman yun, di ba? Buti nga si Ray, lumalaban, amen? Amen. Yung friends ka ba sa labas? Friends mo pa rin? Wala namang problema yun kung ikaw kontroladon mo, di ba? Amen. Di ba? Friends tayo, pero may mga mas mahalagang bagay. Okay. So, kaya yun, kaya last week, yun. Kung alam mo, naiintindihan mo yung Panginoon, at kaya yung topic natin last week, yung millennium, yan. Kaya napakaganda nun eh. Kasi ang Diyos mismo nag-rule. So, pwede niyang gawin ngayon yun, pero hindi yun ang balak niya, hindi yun ang ginagawa niya, di ba? So, ngayon, salita lang ng Diyos, and then yung iba, sumusunod, yung marami, hindi. Hindi pa siya nagpapatupad ng civil government ngayon. Pero pag sa millennium, 1,000 reign, 1,000 years, reign of Christ, talaga siya na mismo yung pinakapinuno. At kung ano yung sinabi rin sa Bible, gagawin niyo yun. Kasi wala kang kailangan palitan sa Bible eh. May mga nagsasabi, may mga rules daw sa Bible, ang Diyos na parang harsh. Harsh, ba't pinapatay yung ano? Nag-ganyan, nagnakaw.
Anong ginagawa sa magnanakaw? Hindi lang pinapatay, di ba? Binabayaran lang. Yung pinapatay, mga heinous crime talaga. Kidnapping, rape, yan. So, maganda yon. Sana inaano natin yun. Pero huwag yung muna gagawin ngayon, okay? Hindi tayo sa gobyerno ngayon. Okay, so gusto lang banggitin doon, pag ang karamihan ng tao, o kayo mismo, may kapayapaan kayo pag kilala mo, naiintindihan mo anong gusto ng Diyos. Amen? Kaya yun ang gusto natin sa mga, lahat sa atin dito. Hindi magulo. Yung mga natiwalag, ano sa palagay nyo yun? Naiintindihan ba nila yung kalooban ng Diyos? Yung iba siguro, I'm sure, di ba? Pero pinagpalit. Di ba? Ganun yan eh. Nagdi-decision ka kahit every service natin, nagdi-decide ka. Aten ba ako? Di ba? Babasa ba ako? Mag-pray ba ako? So, ganun din yan. Pag mali ka ng mali, sablay ka na sablay, sablay na sablay, bandang huli, sablay na yung ano mo. Pag medyo gumaganyan ka pala, madali pang bumalik eh. Hindi pinag-utos ng Diyos na Hebrews 10:25 na ganun. Kung baliwala sa kanya yun, obviously, service na pa-importante, assembly of ourselves. Okay? So, kaya ngayon naman, napaka-ikse. Okay? Kaya napaka-malaman ito, kaya huwag kayong umasa na uwi ng maaga. Kasi, binabasa ko ang ikse nga, kaso, malaman. Para siyang awit po siya eh. Okay? Kaya medyo iba na to, yung Isaiah, pag ganun-ganun yan eh. So, last week lang, mga last week, puro punishment, wrath. Tapos biglang, Spirit of God, knowledge. Ngayon naman, and then millennium. Ngayon naman, parang pupurihin lang ang Panginoon dito. At maganda yun. Amen? Maraming tayong matutunan. Sabi nga nila, Book of Psalms, kahit awit lang yun. Yun daw, ha, sabi nila, kahit kay Jesus, madalas kinukot niya yung Psalms. So, hindi lang basta awit yun. Salita ng Diyos yun. May mga maraming prophecy dun. O, this time naman, sa Isaiah 12, gandang kabisaduhin ito. Ito lang gusto nyo, kung gusto nyo. Exio, sa anniversary. Okay, may gusto ko sabihin dito, yan. Later nito, sa Isaiah, mag-ano siya eh, palit-palit siya na topic. Okay? Sa chapter 13, oh, Babylon na to. Diba? So, ba't ganun? Eh, ganun eh. Anyway, sige, tuloy na natin. So, in that day, so ano tinutukoy na in that day dyan? So, katatapos lang natin sa millennium eh. So, obviously, ito yung talagang magandang panahon na kung kailan ng Panginoon naman ay... O, dito na kayo, di ba, Pen? Dito. Dyan, para balance ang bangko. So, yung mga araw na raw yun, bukod sa sinabi last week na... Ano daw yung magkatabi? Magkasabay kakain? Yung? Lion, saka? Yung ox, sheep? Sino daw yung magkaupo? Magkatabi? The wolf and the? Yan, sheep o lamb, di ba? Nakakalimutan nyo kasi daw may nangyayari na may nagpalabas ng mga siguro poster, tsaka sa ano, kanta. Lagi sinasabi yung lion, tsaka sheep. Pero actually, the wolf in the sheep. But anyway, so maganda yun, napag-usapan natin sa week yun. So ito naman, mag-focus sa Diyos. Kaya mabanggit dito yung pangalan ng Diyos, pero actually, na, pupunta tayo dyan. Anyway, but in that day, thou shalt say, sino yung thou? Sino yung thou? So ito pa yung topic din natin last week, di ba? Sino yung mga, sino yung people of God na ngayon? Diba, yung huling party nun, diba, yung mga binanggit yung kalaban ng Israel, tsaka ng Judah, eh wala na yung mga yun eh. So obviously, ang kapahayagan na yan ngayon, katuparan yan, sa panahon natin, yun yung mga kalaban din natin ng mga hindi naniniwala. Okay? Inaano tayo, mga ano, ganyan, ililigtas tayo ng Diyos. Ngayon, gusto ko sabihin, ito, pwede applicable din po sa atin to. Okay? So, pag tayo daw niligtas na, yun ang ano dun eh, pagkatapusan dun eh, pag tayo niligtas na, mga kalaban natin, wala na, talo na, tatay na yung iba, wala ka na makikita sa, pag nag-ano ka, sa Facebook newsfeed mo,
Wala ka na makikita ang vice pangit doon. Wala na. Patay na eh. So ito daw yung mangyayari. Ano pa yung gusto mo wala? Lahat ng kasalanan basically wala na doon. Ah, sorry. Sa mili nyo meron pa. Pero pinapaano. Bado yung patay yung lahat. Meron ba nagkatago? Okay na rin yung nagkatago, di ba? Ngayon kasi lantaran eh. Nakakasar eh. Okay, so sino man ito tinutukoy niya? Kasi daw eh, medyo singular. Ito yung mga dati, ito may sabihin eh. So parang Israel to. Okay? People of God in as a whole. Kinagalitan sila dati, pero ngayon, tingnan natin ha. I will praise thee. So pupurihin nila ang Panginoon. Though thou was angry with me. Nagalit ba sa kanyang, sa Israel ang Panginoon? Sa mga Kristiyano. Nagalit din, di ba? Ano? Okay, mga nag-backslide. Applicable po sa atin yan eh. Pero hindi as a holy kasi hindi katulad sa kanila dati. Pero minsan tayo sinasabihan din. Kahit sa, hindi, kahit sa Hebrews 10 nga. Na, kaya iba sabi doon, kala nila mga reprobate. Hindi naman eh. Yung ay people of God, pinagsasabihan din. So ganyan din tayo. Bumalik ka lang, yun. Pero yun, mga tiwalaga, kayo na magparating. Mga nag-iisip din yun kasi naiisip ko sila lagi. Pero gusto ko nang alisin sa isip ko. Pero hindi, hindi ko mga alimutan eh. Kayo na rin magsabi eh, galit ba si pastor? Palagay mo. Nagtanong pa ba yan? Palagay mo, tiniwalag ka eh. Hindi galit yun, tuwan-tuwa sa'yo yun. Galit, pero katulad ng Panginoon dito, ano daw? No, dati yun. Hindi nang sinabi dito kung ano nangyari, pero still, may pagkakataong, sabi dyan, thine anger is turned away. Naalis naman yun, lalo anak ka ng Diyos. Legitimate member ka dito. Nireform mo yung ways mo, yung mali mo, tinama mo. Oh, why not, di ba? Masaya tayong babalik. Do yung iba yung ano kasi, iba yung ano ng iba, napag-usapan yan. Hindi rin basta-basta. Amen? Amen? Amen. Pansinin nyo ito ha. So ilagay nyo yung sarili nyo sa paanong Israel tsaka Judah. Nagalit ka sa akin dati, pero yung galit mo, nawala na. And thou comfortest me. Ganyan po ang Panginoon. Alam nyo ba yun? Kahit ako dito, kahit yung magulang nyo, yan. Makakamalimutan ko na naman. Sino napalo na dito? Napalo ka ba rami minsan? Madalas. O diba? Eh, ba't umuwi ka pa? Ba't di ka na lang lumayas? Kasi alam mo, wala lang yung galit ni tatay, diba? Gano'n naman eh. Amen? So, huwag kayo mag-rebelde. Kahit ang Diyos, naggalit siya. Galit talaga siya. Pero, nawawala din yan, lalo anak ka eh. And then, ikaw comfort ka, di ba? Kaya si Misa, si Ma'am, yan. Kunwari, ako'y namalo, di pinalo ako kunwari, si Peter. Iyak-iyak yan, pero hindi yan madalas umiyak eh. Konti lang, saglit lang yung umiyak eh. Pero yung iba, ganun yan. Nagwawala pa yan, iiyak. Ang tagal. Kaya may hihinto rin yan. Ayaw pang uminto eh. Napagod din yan. Pag napagod na, anong gagawin? O, ito yung pagkain mo. Kain ka na. Hindi ka naman todong ano eh. Gustong palayasin talaga, di ba? Bakit nga ba ako nagwawala pa dito? Sige, makakain na nga. Ganun ang Panginoon din. Katapos yung paluin, nawala yung galit, bigla pang kinomport. O, kamusta na? Ano, iyak ka pa ulit? Kamusta yung palo mo? Patingin nga. Nako, naglamat ah. Nagganon talaga eh. O, sige, lagyan mo na lang ng alcohol. Lagyan mo na lang ano. Ako pa maglalagay niyan. Didiin ko. Ganon Panginoon. Alam niya lang, may dahilan lang bakit nagalit. Tandaan niyo yan. Amen? Amen. Kasi talaga nasa utak ko yan, yung mga tiniwalag nga eh. Sabihin niyo sa kanila. Amen? Okay, wala pala si ano ah. Juliana. Gagawin. Marami. Gano'ng karami? Mas marami sa akin. Yun, so, kayo na magsabi. Amen?
Galit, oo, pero nawawala yan. Itama mo yung daming tama. Baka ikaw pa yung maging ano, faithful na member. Ganun po yan. Minsan pag talaga nagbalik ka ng, di ba, na-appreciate mo. Bakit ginawa sa'yo yun? Kami, makikita natin. Yun, nangyay ko sarili ko eh. Anyway, tuloy natin. Sabi niya, behold, God is my salvation. Yun ang maganda dun eh. Naintindihan niya, pinalo siya, nagalit siya. Pero ang Diyos pala ang kaligtasan ko. Amen. Sabi niya, I will trust and not be afraid. Parang, sino may nagkwento nung ano? Last time? Prodigal son? Ako ba o ikaw ba? Ako? Okay. Nakakalimutan ko na yung mga ano. O ikaw? Ha? Ay, hindi pala. But anyway, so nga sa prodigal son, di man tigas-tigas ng puso nun. Alis na ako dyan. Eh nga, hindi pa nga napalo, talagang rebelde. Nung na-realize niya, ang bira, ang tanga ko naman, bakit ako umalis doon? Di ba? So bumalik siya. So kaya ngayon, na-appreciate niya yung ginawa sa kanya ng tatay niya, di ba? Kaya ganun din dito po, no? Ang Diyos na nagligtas sa'yo, magtiwala ka sa kanya. Kanino magitiwala? Kasi hindi ka kayang iligtas, yung madalas example natin, mga kaibigan nyo, di ba? Lagi sinasabi sa inyo, yung kaibigan ko, pero hindi ka kagalit, pero wala na yun. Yung samahan namin, hanggang ganun lang yun, kasi yung samahan namin, hindi kasi mababaw, pero kumpara sa ngayon, di ba, sa atin. So, gusto ko sabihin doon, ayun, so pag nai-restore ka, sa Diyos ka magtiwala. Kasi yung mga kaibigan, natawa ko minsan sa mga bata, kabataan ngayon, parang alam mo, magsalita sa about friends, di ba? Yung alam mo naman, no? Friends forever, kung ano man yan, ano kaya kasabihan nyo na ngayon? Mga nagtuturo lang yan, sa TV rin minsan eh. Walang iwanan, mga ganun. Next man, mamatay man, kapitbahay. Di ba? Mga sumpaan pa yan eh. Bandang muli, wala rin. Kanino ka magtitiwala? Una, marunong, mahal ka ng Diyos. Alam niya kung saan ka niya nilalagay. Sa church, hindi yan basta-basta nangyaring ganito. Amen? Ako, layo nang iniisip ko sa inyo eh. Kung paano magiging maayos tong place na to para sa inyo, hindi lang yung lugar. Yung mismo environment nyo, pati mga tao. Kaya na nababaga-baga ko pag yan, may mga karnal, yung mga nakakatisod, ganyan, dinidil yan. Kasi nakakasira yan. Anyway, pag yan nga, pag nakita mo na ang Diyos pala nagligtas sa'yo, magtitiwala ka sa Kanya, dapat magtiwala. At di ka matatakot, saka matakot. Diba, naalala niya si Lazarus, binuhay niya nga. Matakos mo ba siya mamatay? Hindi pa yung tagapagligtas andito. Buti matakot. For the Lord Jehovah is my strength. So ito, medyo bigyan natin ng time ha, yung Jehovah na yan. So kasi alam nyo naman, may grupo dyan. Location, Jehovah's Witness daw. So sa pangalan lang yun. Yung pinagmamalaki daw nila, sila, alam nila yung pangalan ng Diyos, iba, hindi, ha? Yun na yun, ang babaw, di ba? So yung Jehovah po ngayon, kahit yung pangalan ng Diyos ay pinagtatalunan niya. Kasi nga, alam mo na, pag napalabas nilang yung mismong pangalan ng Diyos ay hindi alam, masisira yung mismong gawain, di ba? Magdududa yung iba, yung pangalan niya, hindi nyo alam eh. Kasi kasi yung Hebrew kasi na nag-ano po yun eh, naging dead language yan for 2,000 years. So walang makaalam ano ba talaga pangalan ng Diyos. Ngayon, kaya sa King James, ang karamihan ng pangalan ng Diyos yung the Lord lang yan, the Lord. Napansin nyo, all capital. Okay? Yan na yung tamang tawag natin kasi yun din ang ibig sabihin nun eh. Walang sense na gamitin mo yung exactly ano kasi nga yung Hebrew daw, wala raw yung vowel eh. Hindi ko alam bakit gano'n. Pero siguro, ina-assume na lang. Hindi ko alam. So kaya hindi nila talaga ma-derive yung
ano ng pangalan ng Diyos. Ngayon, isa sa yung Jehovah, isa yan sa mga accept, na-accept na nung panahon na yan. Okay? So, hindi natin na dispute yan. Pero iba, Yahweh, Yahuwah. Na. Hindi na problema. Ngayon, bakit sinabi may Lord na dyan, man may Jehovah pa? So, kasi nga, parang ang ginagawa niya, binibigay ng emphasis yung name. Kasi nga, pag sinabi mong name, and the name of the Lord is the Lord. Eh, parang medyo barok naman sa English yun. Diba? Kaya, so, kinuha nila yung malapit na ano doon, Jehovah. So, walang problema. So, again, di ibig sabihin Jehovah lang nakakalam ng Jehovah. Okay? Ang Jehovah's false witness, kailan lang ba yan tinatag? Ngayon natin. Jehovah's witness. Hindi nakuha. Kailan lang po yan eh. Hindi, iba pa yung Sabadista. Pero malapit sila, no? Restorationist. 1870. And King James, 1611. Hindi pwede sabihin ng gaya tayo sa Jehovah. At hindi nila pwede sabihin sila yung nakadiscover. Kasi andyan na yung 1611 pa lang eh. Okay? So, kayong papaloko dyan. Si Russell. Okay, pero gusto. So, yun. Hindi yan big deal sa atin. Magtiwala tayo kung anong binigay sa atin ng Panginoon na interpretation. The Lord, Jehovah. Yan ang tinutukoy niyan yung totoong Diyos. Okay? So, nating ka, behold, God is my salvation. Either ang Diyos ang magliligtas sa akin o siya mismo yung kaligtasan ko. Okay? Hindi, ini-equate niya yung siya yung nagliligtas, siya mismo yung kaligtasan ko. Kasi nga, talagang siya yung magliligtas sa akin eh. I will trust and not be afraid, for the Lord Jehovah is my strength, my song, and my salvation. Ang ganda, SSS. Pero, ano yung mga, bakit naging strength? Kasi nga naman, madalas illustration ko, di ba? Siyempre, tayo ko dati dito, si Rain, tsaka si Nimalit. Sino man yan? Mare, si Richie. Antito na lang niya, di ba? Si Richie, ang late, di ba? Kinutosan nung kapitbahay niya. Ano, sige, ano, ha? Late-late mo, tadya kang pakita yun eh. Tinawag yung tito niya, ang laki. Anong gagawin ng ano, kasi laki lang ng AC yun. Diba? So parang yung tito niya, yun yung kaligtasan niya, yun na magliligtas sa kanya. So pinipicture mo, eh, lalong mas malaki ang Diyos, di ba? So yun, so nagiging kalakasan mo siya. Or parang ganito naman, sa ibang bagay, nangihina ka, kunwari sa buhay, ano ba yung mga depression, iba sa buhay, mahirap lang ako. Kaso, ligtas ako. Ba't ako malulungkot-lungkot dito? Ilang taon lang to. Men, o kaya naman, may sakit ka, ligtas ka naman. O kaya, yung iba, nakikita mo, malakas, mayaman, hindi naman ginagamit sa tama yung yaman tsaka lakas. Ikaw, kahit paano, nagagamit ka ng Diyos, o di, makikita mo, ay, ang Diyos pala ang aking lakas, kasi the more or as long as ako'y nasa kanya, malakas ako. Diba? And song, layo naman ang song. Hindi ano yan sa mga artist, may artist ba dito? Iba naman na romanticize yung song, diba? Alam mo, may kantang gano'n, diba? You are my song. Anong sabihin nung you are my song? Ibig sabihin, naaalala lang kita, napapakanta na ako, ikaw yung, ano na, nagbibigay sa akin saya. Napakanta talaga ako, sino ba yun? Di ba? E lalo sa Bible, ang daming song, puro sa Panginoon. So, hindi lang ano yan, ha? Again, ha? Anong klaseng ano ba yan? Figure of speech. Kinukumpara siya sa inyong awit, no? Ibig sabihin, masaya ka sa Diyos, di ba? Inaawit mo, pinupuri mo siya, lagi siya nasa bibig mo. Kaya kanina si Jared, iba na naman yung kanta. Dati natutuwa na ako eh. Ewan ko, saan nakakinig yun? Naging lemon tree. Pero pag ikaw, di ba lagi Panginoon nasa bibig mo, siya yung kanta mo. Ay, nag-asawa na ako sa ibang kanta ko, may iba na naman kanta. Di ba? Pero siya na naman yung topic. Nanindihan nyo, siya yung, di ba? Actually, sa mga awit ngayon sa libutan, madalas ina-attribute sa kung sino tao lang eh. Pero ang ganda ay attribute sa Diyos noon, di ba?
Amen? Yung mahilig sa kanta dito. Itong mga bago natin ha, yung awit nyo. Baguhin nyo, nasa isa inyo naman yun eh. Ako dati, mahilig ako sa ibang bagay, ibang kanta. May metal pa kami nun, tsaka rock. Nice, yun pala yun. Ano mas matigas, rock o metal? Ganun yung mga uso kasi dati. So okay naman yun, kaysa ngayon. Anong uso ngayon? Okay, so yun. So ang ganda doon ang Panginoon ng awit mo. Lagi mong kasama, mamaya siya na naman, paulit-ulit. Pero hindi ka nag-asawa. Diba? Meron kami, may ganun ako dating kanta eh. Ngayon, nahihiya na ako sa mga awit ko dati. Pero ganyan yung mga paborito mong kanta, diba? Hindi ka nagsasawa. Tsaka ngayon kayo, mga story nyo, diba? Kailangan, pwede mong palitan yung story na ano. Kasi pipili ka lang ata dun eh, diba? Kaya huwag na kayo mag-ganun, para kayo ewan. Mag-i-emo pa kayo, meron pang lumalabas na ano. Kahit hindi mo naririnig, lumalabas. Isang kasubuhan ko yun. My strength, my song, and binalik yung kanina, salvation. Kasi yung salvation, alam natin sa buhay, maraming mga danger eh. Okay, so ayaw natin doon, ayaw natin maghirap, ayaw natin mapilayan, ayaw natin mawalan. Sa panahon nila, yan, masakop. Na, ayaw natin, ano pang gusto nyo maligtas? Sa sakit. So parang binuo niya na, ikaw yung nagliligtas sa akin, ikaw yung nagbabangon sa akin. So ang Panginoon ng SSS niya. Amen? Sino SSS niyo doon? Sino SSS nyo? Diba, mahilig sa mga ganyan eh. So si Jesus sana, no? Strength, song, and salvation. Balik natin mamaya yan. Therefore with joy, yan na, kaya yung awitan natin. Kita mo yung mga ano pa eh, mga either baguhan, kasi bago pa lang sila eh. So, pero pag alam mo, umawit na sa Panginoon, iba na yung ano yan. Gusto lagi sa church niyan. Diba? Kasi ag-aawitan na naman, pwede kang umawit mag-isa, maganda yung sabay-sabay, no? Corporate. Sabi dyan, therefore with joy shall ye draw water out of the wells of salvation na naman. Pero sabihin nun, ngayon kasi wala tayong well, pero mas matindi sa atin, di ba? Ganun lang, oh. Di naubusan ng tubig, halos, di ba? Ano sabihin nung nagdodraw ka? Pag ganun mo, meron ulit. Pag ganun mo, meron ulit. Pag ganun, meron ulit. Ibig sabihin, kahit masakop ka, ang kaligtasan, nandyan lang. Amen. Hindi nawawala, lalo pag ikaw na sa Panginoon. And then, masaya ka. Amen? Kaya tayo, napansin ko yung ibang mga taong depressed, yung mga wala nang kailangan sa buhay. Sabi nila, sabi ng isang, ano, meaninglessness comes by, not by suffering, but by pleasure. Yung sabi niya eh. Pag masyado kang masaya, lagi masarap kinakain mo, hindi ka pinapawisan, lagi ka pinupuri, sir, ma'am. Kasi pag mayaman ka, ganun yung kahit saan ka pumunta, sir, ma'am. Eh. Ma'am, sir. Sir, eh, basta, yan. Lagi kang ginagala, kasi mayaman eh. Hindi mo naranasang sermonan, di ba? Kaya pag umaman kayo, huwag kayo alis sa church, para hindi nyo ano yung sermon. Hindi nyo ma-miss. Wala na kaya meaningless yung buhay nila. So, pero tayo na, nahihirapan, medyo, hindi, saan ako kuha na naman, enrollment na naman. Di ba, hindi ko yung mayabang eh, kasi hindi ko yung, wala. Ano kailangan mo? May sakit? Gusto mo magkasakit ka ulit araw-araw? Yan, taka lang sa ospital, di ba? Yung iba, pag ganun, nakakabahan na. Doon kami, pinanong kaming card, pero ayoko rin madalas doon eh. Nang tiwala sa doktor, hindi sila. Minsan lang. Okay, so napakasaya nung meron kang may kinakatakutan ka, pero pag nag-pray ka na naman, nasagutin ng Panginoon, uy, okay na naman. Amen? Masaya. So ganun po yung nakikita ko mga tao masaya, yung hindi yung laging meron sila. Yun yung wala, and then meron, wala, meron, wala, meron. Amen? At pang Panginoon na nag-ano nun. Kabalik natin kami ulit yan. In that day, ano napansin nyo? Dito, in that day ulit.
But ginaganyan tayo ng Panginoon? Kasi nga, minsan meron tayong dapat asahan in the future. Hindi yung gusto mo ngayon na. Di ba? Kaya ganyan din yung mga taong malungkot eh. Gusto lagi, ngayon na. Gusto ko ng ano, ngayon na. Gusto ko mag-asawa, ngayon na. Gusto ko ng ano, ngayon na. Gusto ko yumaman, ngayon na. Maghintay ka naman. Amen? Amen. Kasi sabi dito, dahil nga naranasan mo yung kanyang kaligtasan, ito na, maganda oh. He shall say, praise the Lord! Dati hindi ko yung masabi din, kasi nga, natuturuan pa ako dyan. And then yung iba na, parang pinipilit ka lang. Hindi mo talaga actually may appreciate yung sabihin lang yan, di ba? Pero ngayon, sa dami mo ng karanasan, niligtas ka ng Diyos sa ibang problema, naka-praise the Lord ka talaga eh. So ganyan din kayo sana. At marami dyan yung iba kasi hindi nyo lang nalaman pa, ma-appreciate nyo sana ang Panginoon. So purihin nyo siya. Hindi, wag na, walang ano dyan, walang pagpipigil dyan. Masyado na unupuri ang Panginoon eh. Bawasan naman natin. Alam nyo ba, walang katapusan niya. Kaya ngayon sa Psalms, puro ganun eh. Purihin ang Diyos. Amen? Amen. Eh wag naman yung sobrang babaw. O, Pentecostal, ganun naman. Nasobra naman. Ay, gumising ako, praise the Lord. Okay din naman. Kasi buhay ka, di ba? May konting ano lang, praise the Lord. Huwag mo naman gamitin, ano? Anong buwang bibig. Pero maganda po yung praise the Lord. And then, call upon His name. Tumawag ka again pag wala ka ng problema sa buhay mo. Hindi mo na gagawin yun eh. Pero pag ikaw yung alam mo, kailangan mo siya, tumawag ka, huwag kang mahiya. Huwag kang mayabang din. Parang hindi ko kailangan ng Diyos, hindi ako tatawag. Ito na yung maganda. Paganda na paganda to eh. Tingnan nyo to na parang kayo na habang lumalago kayo, patuloy kayo sa Panginoon, ilang taon, ilang dekada, gagawin nyo rin to. Sinabi ni David to, kaya hinahanap ko to sa Psalms, hindi ko makita exactly. Pero still, yung tema niya, parehong-pareho sa Psalms. No? Sabi dyan, declare His doings among the people. Yung kanta niya, di ba? Ano yan? Isa pa, ganun din. So pag ikaw yung niligtas ng Diyos, anong gagawin mo doon? Sasarilinin mo lang o sasabihin mo rin sa iba? Dapat sabihin mo rin sa iba para maligtas din sila, magtiwala din sila sa Diyos. Hindi yung despair na sila, na wala ng pag-asa, kumukuha na sa iba, ng ano saan-saang lugar, doon na dinadrive yung kanilang ano, kasiyahan. Ang dadbags na lang ako, at least dito, masaya ako. Dito lang ako sa comedy bar, dito lang kititubig kay Joey, kasi sa church, di ako masaya, kititubig kay Joey, kahit mong tanga, at least, well, tawanan sila. Di ba? Masaya ba sa Itbulaga? Yung tumatawa doon, recording lang yun. Mga actor yung mga yan eh. Kala nyo nakakatawa talaga yun. Pero pag ikaw nakikinig, nagpatawa. May tatawa doon. Ikaw naman, nadala ka naman. Recording lang yun, naitindihan nyo ba yung recording? Parang mga sa ano broadcaster, pinipindot lang yun. Ito yung tawa. Ito yung ito yung toy. Pinipindot lang yun. Gusto yung gawin ko kaya dito yun, no? Magabarag yung preach ako. Amen! Amen! Alam mo yung pipindutin ko. Ito yung papaloko. Kaya maganda nito, pag talagang niligtas ka ng Diyos, binigyan ka ng blessing, nako, hindi na ikaw yung pipilitin na mag-praise the Lord. Amen? Ano mo na, isabog mo yung sabihin, sabihin mo sa iba, alam nyo ba, ang ginawa sa akin ng Panginoon, ganito, ganyan, ganyan, ganyan. Praise the Lord. Noong una, hindi ka maintindihan nun. Kaya pag nagtiwala din sila, unti-unti, and then talagang nagpala rin sila ng Diyos, eh, sila na yung magsasabi sa'yo, praise the Lord, but salamat at ako inaakay mo sa Panginoon, ngayon nagtitiwala din sa Panginoon. Yun ang masaya. Sa church, lalo sa akin, no? Pag nakita ko, ganun na kayo, halos lahat. Amen? Amen. Yung mga bago natin. So, hindi na pipilit sa inyo, pero yung sinasabi sa Bible, pag ikaw ay nakita mo na yung kadakilaan ng Panginoon, ay magpupuri ka. And then make mention that His name is exalted. So again, di pilitan yan. Pero kasi nga, ikaw yung nakita mo, yung gawain ng Panginoon, ang lagi mo talaga mabanggit yung pangalan niya. Ah, at hindi lang banggit, tinataas mo. Ibig sabihin, hindi mo sasabihin yung pangalan niya na wala lang. Alam niyo ba si Jesus? Ganyan. Oh, si Jesus, ganyan. Diba, tatawagin pang JC. Sino yung JC?
Jesus Christ. Ni-reserve niyo yung pangalan niya, ha? Amen? Kaya yung sa Ten Commandments, isa yun. Huwag niyo gagamitin yung pangalan ng Panginoon sa walang kabuluhan. Huwag niyo gagawin joke. Alala ko tuloy siya, loko-loko talaga yun. Sana magkasakit ng ano yun. Kilala niya ba si ano? Sumikat yun eh. Yung mga biro niya, laging ganun eh. Basta yun na yun. Si isa Marvel, si ano, Chris Pratt ata yun. Anyway. Ha? Ha? Hindi, Chris Pratt niya. Lagi niyang biro yun, loko-loko yun. Sing unto the Lord! Patapos na agad tayo? Sing unto the Lord! So yan, kanina nagpa-praise. Alam niyo yan, lalo pag umaawit kayo, kaya... Ako, yung utak ko na naman, di ko lang maano. Ano bang nangyari pag nasa ministry na nga kayo, dapat di na kayo malalayo na kayo sa ibang bagay. Hindi na lang kayo umaawit ng sanlibutan kasi pinapalitan nga natin eh. Pinupush back natin, pinupush out natin yung mga sanlibutan. Amen? Lemon tree na yan. Bagay, mga lemon, yung mga luman, di ganun kaewan eh, di ba? Tingnan ko nga yung lemon tree na yan. Ano sinasabi doon? Hindi ako maalis eh. Hindi maalis sa utak ko eh. Ano din yung mga bata? Kaya kayo, ano yan, kaya maganda, ano kayo, sama nyo ito sa mga to. Kinakabisado yung course, kinakabisado yung lyrics, purong salita ng Diyos yan. Napakaganda niya, kaya si Diyos na, ang bilis mag-quote eh. Kanta nyo yun eh. Diba? Kabisado nyo, kabisado nyo na yun. O, so, nasa na yun? Lyrics. Oh, okay. LSS na tayo. Yan na yan. So, ang aawitin nyo, natin, I mean, ano ba to? Wala. Wala, yung pakita sa akin kasi baka maantayo. O sino ditong ano, medyo ayaw niyo umawit, ganyan. Ayaw niyo umawit. Taas kamay. Wala, sa lahat kayo. Common po yan kasi sa amin, sa dahil may mga... May tinatawag tayo mga tao dito. Yung hindi masyadong ano, yung mga tawag dyan. Yung sintonado ba? Kaya hindi ako mahilig sa ganyan kasi ayoko niyan eh. Hindi ko kaya, di ba? May ganun eh. Pero yan po ay na na-practice po yan. So lalo na pag talaga nasa puso mo ng Panginoon, awit ka ng awit, awit ka ng awit. Yung awit po ay na-discuss natin last time dito yan. Kasi nga sa Deuteronomy 32, mayroon tayong sermon na ganyan. Tsaka marami sa Psalms. So yung awit po, importanteng parte ng buhay natin yan. Kaya ngayon, kaya pansinin nyo rin, ginagamit din ang mga businessman, di ba? Banggit ko sa inyo last time. Even sa grocery store daw. Hindi nag music doon para lang ano, wala lang. Oh, boring kasi. Hindi, may dahilan daw yun. Kaya ang music sa grocery store, yun lalo yung marunong ha. Yung iba dito, hindi. Puro Yes FM lang ata. Pero pag yung talagang pinili nila yung ano, song, mga song, ang gusto nila yung mabagal sa grocery store. Ha? Bakit daw? Kasi according to research, kung mabagal, hindi ka nagmamadali. Makakabili ka ngayon. Yung ano naman, yung gusto mong pasayin, o gusto mong bulahin, o pasunurin yung mga tao, yan, mga lively music yan. Yan. So ngayon, kaya ang gusto ko lang sabihin dito, dapat, ang inaawitan natin Panginoon. So regardless yan kung ngayon hindi mo feel
Hindi mo feel ngayon yan, pero pag lali ka, yan, sa, pag inaawit mo yan, mas madadala ka niya sa tamang direksyon. Amen? Amen. Even sa, yan, sa mga araw mo, kahit nasang ka pa, may lalayo ka sa kasalanan yan. Alam niyo ba yun? Kaysa naman iba yung narinig mo, di ba? Umaano sa utak mo. Kung King James version, ano yan, kung James James music yan, eh, ano. Di ba? Mas maganda. Sing unto the Lord, so commandment yan. Kaya nga, again, naalala si Daniel naman. Di ba? Pinabaw sila dun sa image. O, so, yumuo kayo. May music na naman doon. Napansin nyo ba? Naalala nyo? Kaya music kasi, yung music na nadadala ka eh. Lahat yan, yung mga show, sa mga TV show, lahat yun, pelikula, meron yan. Dinadala ka yan sa gusto ka nilang dalin. So ngayon tayo dito, kaya hindi natin na, in-encourage natin umawit lahat. Para masanay na rin tayo. And then, lalo pa, pag ikaw yung, nakita mo yung kabutihan ng Diyos nga sa buhay mo, lalo ka dapat maawit. Kaya sabi dito, sing unto the Lord, so commandment yan. Sabi niya, bakit? For he had done excellent things. So, naalala ko tuloy si Manalo na naman, no? Kinakantaan siya ng mga ano niya, eh. At si Solomon din, di ba? Yung mga taong ganun, kinakantahan ka, lalo yung paano sa'yo, papuri sa'yo. Tuwan-tuwa. Lalo dati, mahal kasi yan, eh. Yung mga galing umawit. Lalo, nasa niya ba inawitan kayo? Wala pa, mahirap kasi kayo, eh. Oh, sa restaurant kami, sa ano. Okay naman, nakakahiya naman, no? Bukas pa ba yung, ano? Singing concert naman. Naawitan din ako doon, pero nakakahiya, eh. Pero yung iba kasi ganun, gusto ko, sige, awitan nyo ako. Yan. Lalo kahit sa showbiz, makikita nyo, di ba, inaawitan mag-birthday. Hindi lang basta happy birthday, talagang ano-ano pa. So yun, naalala si Manalo nga, gano'n. Inooferan mo, hindi masama yun. Kaya nga daw sa nung unang panahon, yung mga babae daw, pag diniligawan, ano ginagawa? Hinahara. Ano ginagawa pa ba yun? Hindi na eh, no? Online na lang. Nagawa ko ba sa'yo na, hindi na. Hindi, kasi hindi naman usa sa atin yun, no? Pero yun, pag inaawitan ka, natutuwa ka sana, pagbagay. Yung awit sa'yo, yan. So lalo sa Panginoon, hindi tayo datangin inaayang. Amen? Lalo may ginawa siya maganda eh. Kung niligtas ka niya, hindi mo mala siya awitan. Ano ka ba naman? O kaya, ginawa nga mabuti, blessing, na hindi mo siya ma-awitan. This is known in all the earth. So yung ginawa niya, malala ko talaga yung ginawa ni Jesus. Di ba? Minsan siya sabi niya, huwag niyo lang pagsabi muna. Di ba sabi niya? Kasi yung may timing siya, parang may tinatiming siya eh. Kaso yung mga tao minsan, di makapagpigil eh. Alam mo, sabi mo, huwag kong pagsabi. Kaso talagang umaapaw yung kasiyahan ko. Pero bulag, nakakita. Tapos, patay, nabuhay, yung mga ganun. Ano pang ginawang mabuti ng Panginoon? Napakarami. Yung pinag-usapan natin last time, yung sa origin, di ba, sa Genesis. Pag naintindihan mo talaga, wow, ang galing pala ng Diyos. Ginawa niya yon, ang galing, di ba? So, nung gagawin mo, sabihin mo rin naman sa iba. May isa na may iba dyan, hindi nakapakinig ng salita ng Diyos, tapos parang walang pag-asa sa buhay, puro kalokohan na lang. Yung ginawa ng Diyos, kaya hindi, yun pala, ang magandang point dito sa soul winning, kaya hindi siya nakakahiya, eh, na ipangaral. Paano kung mahihiya? Actually, alam din nila manila yun eh. Alam niyo ba yun? Well, bakit ko rin lang Sunday yata o kahapon? Tama, kahapon. Sa Romans 10. Alam na yun, nasa bibig na nila yan. Nasa puso na nila, kailangan mo lang itulak. Ito yung alam mo na eh, ito yun. Pinipreach namin. Na makasalanan ka, hindi ka maliligtas. Pero, salamat, may pag-asa. Pero ikaw yung sumunod sa kanya, hindi yung in your own terms, maliligtas ka. So, ganun din dito. So, alam ng tao lahat ng ginawa ng Panginoon, yung nakikita ko ng mga debate pa. Pinagdidebatehan pa, may niwala ka, pinagdidebatehan pa kung si Jesus ba totoo. Na may Jesus ba talaga? May Jesus ba? Parang wala naman eh. Kasi hindi nila may tatanggi yun. Kahit pa maraming kulto, kahit Catholic, sabihan ng kulto yan. So, still, ginamit pa rin sila ng Diyos.
Hindi may tatanggi yun. To some degree, ha? Lahat ng ginawa ng Diyos, alam ng buong sanlibutan, kaya hindi nakakahiyang umawit. Though, ngayon ha, parang yung style na iba, parang hinihiya ka, di ba? Silang mahiya. Uy, spiritual naman. Yung mga ganyang biro, eh, pag mahina-hina ka. Uy, puro ka Panginoon naman eh. Aasarin ka dyan. Pero ayaw nilang makinig yun. Ito na gagawin mo. Uy, saan pupunta siya, no? Si Trisha na naman, no? Nakabihis na naman. Saan pupunta yan? Ay, sa church. Ay, church, church. Ay, nakapalda na naman siya, no? Aasarin ka. Nagpa-asar ka naman. Hindi ka lahat mahiya. Alam nila yan. Silang dahat mahiya. Busin na natin. Cry out and shout, thou inhabitant of Zion. So, nakita nyo na yun. Sabi ko kanina, medyo ano to, Jerusalem, Judah, or Israel. So, yung applicable sa ating mga Kristiyano. So, hindi ka dapat mahiya. Hindi ka lang kakanta. Lakas mo pa. Amen? Amen lang. Kasi nahihiya pa kayo. Tama naman yung timing. So, praise the Lord. Amen? Amen. For great is the Holy One of Israel in the midst of thee. So, daming, ano doon, no? Great, dakila siya, banal siya, at nasa gitna niyo siya. Alam niyo ba yung ibang mga, sabi nga nila, yung mga, kahit sa amin, sa kampanya namin, yung mga boss-boss doon ang sobrang taas na hindi mo alam ano ginagawa sa buhay. Ginagawa nila, binibisita-bisita nila yung site, di ba? Ganun ba kayo, bad? Kasi parang hindi naman yung nakalimutan tayo. Nakikita ko lang lagi yung pangalan ni ganyan. Kaya iba daw, binibisita. Oh, kamusta kayo dyan? Ano ari lang? Hindi. Kaya nagsabihin, gusto nilang, ay, naalala tayo ng boss natin. Yan. Ito kasi, takilang tao to. Ang gagaling. Kaya pag gano'n, binobola na ng mga ano yan, no? Gusto nyo, naalala tayo yan. Katulad niya, pag may pumunta dito, kasi tayo, mukha tayo kay Ewan minsan, eh. Artista lang, pagkakaguluhan na eh. Sino yung gusto pumunta dito, kunwari? Sa Europe na kano eh. Tsaka, so, yun nga rin ang inaano ko, sakali. Kaso may mga Amerikano, mahirap yan, ano yan. Pero pwede rin, pwede natin, amen? Anong gagawin nyo? Hindi nyo purihin na. Hindi, mabait yun. Ano sabihin ko? Yan, so pag tayo ay ginawa ng Panginoon na mabuti, kantahan natin siya, ilakas natin kung tayo may hiya. Now, yung iba naman, nasa ubrahan naman, again, ha? Talagang ang atake ng kalaban, kabi-kabilaan. Yung iba naman, OA naman. Susuot yan ng ano. Jesus, Jesus, Jesus. Alam mo naman. Dati gusto ko rin gawin yun eh. Pero naalala ko yung verse kasi sa mga Pharisee. Ganun din yung mga Pharisee. Kaya mga team Jesus. Parang yung Pharisee, sasakyan na ako. May sticker dyan. Christian sticker. Ganap nga ako. Isda eh. Kasi tinira ni ano yan eh. Is the Bible verse pa, kala mo naman. Kasi mamahal ng iba eh. Pero gusto ko yung sarili kong design sana. Pero kung nakikita rin tayo nag soul winning dyan, hindi pa ba yung sapat? Kilala ko yan eh, si Pastor dyan, no? Oh. Yung kailangan ilagay-ilagay yun dyan. Pero yung katumbas nun, okay, pwede ba gawin natin yun? Kung tayo hindi tayo mapulma na Team Jesus, hindi na Team Jesus dyan. Yung bahay mo, Bible verse, maganda naman sana yon. Kasi iba yung pakitang tao eh. Nasakyan mo lahat, verse, tapos nanggigit-git ka, no? Napapasama pa yung Panginoon dyan. So dapat, pwede ba ano yung palitan natin? Kaya yung sipag mo sa soul winning, yun, doon mo ilagay. Okay, yung parang hinihiyaw mo sa lahat na ako ay Kristiyano, ala ako ng Diyos. At ito ang salita niya. Hindi lang sa awitan natin dito. Yun, isa niya sa mga awitan natin dito eh. Maganda yung alisin niyo na hiya niyo. May hiya pa ba kayo, Joshua? Tagal mo na dito eh, no? Pero nakikinig ko rin sa yung boss niya. Amen? Putihin natin ang Panginoon.
nating tipirin. Salita na lang, awitan, tipid na tipid. At yung gusto ko sabihin dito, nasa gitna dati siya, yung palang sabi ko kanina. Ba't yung mga boss, binibisita nila? Kasi pag hindi ka maramdaman, parang payaman lang to eh. Gusto niya naramdaman nila yung boss, diba? Eh si Jesus, nasa kalagitnaan natin. Anong sabihin nun? Patuloy itong ginagawa natin lagi, pag-aaral. Diyan tayo, ano eh, diba? Puro tayo pag-aaral. Yung iba, puro awitan. Okay din naman yung tama. Sa pag-aaral natin, imagine mo, andiyan ka, hindi mo maintindihan sinasabi dito, pinag-aaralan. Diba? Ang pangit naman nun. Kaya pray ka din, makinig ka rin. Hindi ka mapakukulangan ng Panginoon ako. Tagal ko rin umupo dyan sa church. May time na wala ako nakukuha. Pero may time, pag prayerful ka, sobra-sobra pa. Pag uwi mo, kaya ako, ang dami ko, yung mga sinabi ni Pastor, naaalala ko, ilang taon na yun. Ngayon, nagagamit ko rin. Tapos, minsan, yung pala yung ibig sabihin, no? Di ba, napansin nyo? Sinobserve ko rin sa akin. Ganun yun. Ang Panginoon ay nasa kalagitnaan. Hindi niya tayo iniwan na bahala na kayo dyan, ha? Okay, ito yung universe. Oh, dun, bahala na kayo dyan. Doon ako sa kabilang universe, gagawa ulit ako yun. Nandito siya. Nakakasilamuha siya dito, tumutulong sa atin, nakikinig, nagmamalasakit at nagliligtas. Amen? Yes. Kaya yan, isa sa mga gawin nyo pala, yung baka bago ko makalimutan. Kung meron pa kayong ano dito, kahit sino din, sinasabihan ko yun. Yung ano, gawin isa puso nyo, gawin yung buhay yun, yung awit sa Panginoon. Amen? Amen? Amen! Amen. Ayaw nyo pa eh. Balik tayo doon. Kaya sabi dyan, behold, God is my salvation. So talagang tinataas yung Panginoon, ang Panginoon, ang Diyos na nagliligtas sa akin. Kahit nung panahon nila dyan, ang uso po dyan, palakasan niya ng mga kingdom. Ganyan po yan eh. Kahit ngayon. Ako minsan pag nakakahalibilo ako sa mga importanteng tao. Yung mga ano ba? Ito na, nakita ko na po. Yan, yeah, wala kwenta-kwenta yun. I don't want to sit on a lemon tree. I'm stepping around in the desert of joy. Baby, anyhow, I'll get another toy, ha? And everything will happen and you'll wonder. So, actually, pag tinignan mo itong, may mga bisa, pag naalala ko ganyan, tinitignan yung lyrics. Nakaiba, minsan, demonic pa nga iba, iba, kabasta sampay. Inaawit ko dati yun, hindi ko alam eh. Kaya mag-iingat kayo dyan, ha? Nakaka-relate siya, ano, inaalala. Madami yan, lalo sa ngayon. Pero kahit yung mga dati, yung mga dating panahon, ang dami niyan. Ingat kayo dyan. Amen? Amen. Baka lang pagpalit yung Panginoon sa ano. Ako dati, kung may kwentong ganyan, ako yun. Sa awit. Kasi yung mga collection namin ng cassette tapes dati, napakamahal ng cassette. Eh ngayon, mahungupya lang kayo sa internet. Diba? Download nyo lang. Sabi dati, bibili kami ng album no, napakamahal. Tapos ingat na ingat pa kami no. Kasi pag nasira, iniikid pa yun eh. Alam niyo yung iniikid? Nire-rewind. Kasi ilang gusto mong kanta, di ba? Eh ngayon, lagay mo sa playlist, okay na. Sa panahon namin, ganun. Ang bira, oh, yun lang gusto mong kanta dyan eh. Oh, rewind. Chik, chik, chik. Play. Yun pala, puro kalokohan pala. I will trust and not be afraid. The Lord Jehovah is my strength. So, sa siya ang dapat lakas mo, ha? Hindi yung sino friend mo. Alam mo, friend, malungkot ako ngayon, kakusapin kita. Ikaw ang nagbibigay lakas sa akin, friend. Ikaw ang aking awit, awitan nga kita. Huwag mo sasabihin kaligtasan kita, ang tindi nun. Kaya may mga ibang kanta, ganun, di ba? Naalala ba ako? Meron, di ba? You're my savior, di ba? Loko-loko itong mga ito. Pinapalitan nilang Panginoon sa buhay nila. E sana tayo, walang iba yan.
No, yes, pwede mo yung kalakasan. Si Pastor Lagi, sasabing kalakasan niya si Ma'am Carol. Ibig sabihin, no, nagbibigay sa kanya ng comfort, mahina siya, okay lang yan. Ha? Okay din yun, pero sana, ang Panginoon ultimately. Kasi nagkakamali din ng tao, hindi mo alam. Strength, song, and my salvation. Amen? Pero kung gusto mong ano sa song eh. Kakaiba kasi eh. Iba naman kasi, alam mong niligtas ka, pag may kailangan ka, sa Diyos ka, pero pag masaya ka, saan ka? Yun, tanong. Kaya yun ang, ano ng song dito eh. Dapat siya yung ka-ano mo rin, pag masaya ka naman, diba, sa panahon ng kasiyahan, iiwanan mo ba siya? Dahil Lord, dahil masaya ako ngayon ha, bahala ka muna dyan. Okay, salamat. Kasi bahala. Salibutan ka ngayon, ganun. Pwede ba gawin natin ng Panginoon nating strength? Salvation, yun na yun eh. Pero pwede rin bang song? Amen? Pwede ka ba yung hamunin? Lalo yung mga bago ha. Palitan nyo yung music nyo. At least dito, naututo na kayo. Kumpara nyo, mas maganda yung dito. Hindi ka mukhang nga. Da-da-da-da-da. Di-da-da. Da-da-da-da. So, maganda yung awitin natin. Amen? Amen. Okay, so let's pray, Lord. Maraming salamat. Kahit maigli ang chapter, Panginoon, nakita namin ang pag-deal ni Isaiah, Panginoon, sa inyong pagpupuri sa inyo, maiksip at malaman. Nawa, nakuha namin at least dito, Lord, kayo yung lakas namin. Totoong kalakasan namin naman. Kayo po, ay mahina kami. Even parang malakas kami, still, ang daming challenge sa buhay. Kung kami medyo nakakaangat na, nakita na rin namin, ang daming pwedeng gawin pa, ang daming pwedeng tulungan. At sa dami niya, Panginoon, parang ganun din, mahina rin kami, wala kami sa magawa. Again, sa mga kulto minsan, kahilo kung paano sila natalunin, Panginoon, sa mga gantong bagay. Nakikita namin kung paano lakas nila, Panginoon, sa sanlibutan. Parang walang effort kami dito. Minsan sinisiraan pa. Diba, nawawala pa. Panginoon, napakahirap. Ba't nawa kayo ang maging lakas namin? Ngayon din po ang inyong kaligtasan namin kayo. Natutunan namin ngayon, yung libro, Panginoon, ay puno ng awitan, Panginoon. Awit. Nawa ay kayo ay maging awit namin, kasiyahan namin kayo, kuluguran. And then, delight ourselves in you, Panginoon. Hindi ka pang church lang, hindi ka pang seryoso lang. But even sa maliit na bagay sa buhay namin, especially yung nag-raise kami ng mga bata, Panginoon, turo namin sa kanila na masaya kami sa piling nyo, sa inyong salita, sa inyong awit, sa inyong, lahat ng kabagay na patungkol sa inyo. Dito namin naalawin namin sarili, sa mga awit ang makalangit, Panginoon, ang laban namin to learn. So, ilang po lang again na patawarin po sa mga kasalanan. But, nawa, ito po, from now on, Panginoon, alalanin na po lang yung mga naliglag. Maaway naman po kayo, Panginoon. Kami rin, bigyan niyo kami ng compassion. But, yung tamang pag-deal, Panginoon, sa kasalanan din. About isa sa amin, Panginoon, yung talino. Ilang po, Lord, kayo malalati. In Jesus' name, pray. Amen. Amen.